cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to become passionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming ETUlay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, isang magandang hapon po sa ating lahat, grade 7 learners. At tayo po ngayon ay nasa ikalimang linggo na ng ating ika-apat na quarter para sa taong ito. So, medyo mabilis lang talaga dahil ilang linggo na lang ay matatapos na ang ating school year 2020-2021. Ayan. So, muli po, magandang hapon po sa lahat ng mga manonood sa iba't ibang sulok ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Handang-handa na po bang lahat na maglakbay muli sa kaharian ng Berbanya? Ayan po. At tayo po ngayon ay napapanood sa pamamagitan po ng ETUlay, hatid po sa atin ng Department of Education sa pangunguna po ng ICTS Educational Technology Unit na mapapanood po ng live sa pamamagitan po ng YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd Edtech Unit at DepEd TV at nakikigit po sa ating mga Facebook pages at iba't ibang social media platforms ng kagawaran ng edukasyon. Muli po, ako po ang iyong naging tutor para sa Filipino 7 ngayong hapon ng Miyerkules. Tutor Jessica Marie Esporomeo po mula sa mataas na paaralang nasyonal ng Abuyod, Teresa Sub-Office sa lalawigan po ng Rizal, Sulong Blue Rizal at Go Up Blue Rizal para sa mga batang Rizalenyo. Good afternoon din po sa ibang mga eskwelahan na nanonood sa atin, mapa television man yan o mapa YouTube or mapa Facebook man yan. Lagi po kami narito upang maging kaagapay po ninyo para sa pagkatuto sa araw ng Miyerkules. Ayan po ngayon ay nasa ika-limang linggo na po tayo ng Ibong Adar na. Kaya nakikita po ninyo ang isang ibon na palipad-lipad lang po ngayong hapon. At tayo po ngayon ay dadako na sa ating layunin para sa ating ika-apat na markahan. Good afternoon po sa lahat ng mga estudyante sa La Leon National High School, lalo na po ating tutor or tutee of the week rather, si Joshua Pasion, na kanina po po nag-aabang ng ating live streaming. Talaga napakasipag talaga ang ating tutee of the week. At hello din po kay Katlea Soriano from Ingud Ramona Integrated School, kay Mark Platon from Sagad National High School, kay Lorna Alermo Dihili from Tagakpan Elementary School,
and kay Angela Alvarez from Balara High School. Ayan, marami din nanonood sa atin, lalo na si Ma'am Yonipe at si Mia Kubangbang. Ayan, hello po sa inyo. Marami talaga mga viewers ang abot na abot ng ating ETUlay platform. Ngayon po ay kagaya pa rin ng nakaraang mga nagdaang mga aralin. Ayan, pumutulit na po ako. Nagdaang mga aralin, ito pa rin ang ating layunin. Nagmumukahi pa rin tayo ng angkop na solusyon na makasuliraning narinig mula sa akda. At may isa pa tayong pag-uusap yung hapon, hindi ang paglalahad ng sariling sobid at damdamin sa mga napanood na bahagi ng telenovela o teleserye. Kaya ito yung ating tatalakayin sapagkat tayo po ay meron tayong paghuhugutan ngayong hapon na ito. At hello din kay Brian Arcega, kay Miss Nellea, hello po sa inyo, at kay Doris Anog. Ayan po, magandang hapon po. Tayo po ngayon ay dadako sa ating layunin. Tutukoy natin kung ano nga ba yung mga mahalagang pangyayari na susuri at nahihahambing ang kaibahan ng panliligaw. Ayan, ito na, pumapasok na ang mga puppy love. Ayan, mga usaping pag-ibig. Na pagkukumparahin natin yung paraan o paramaraan ng panunuyon sa ating minamahal. At syempre, na ipapahayag din ang ating saloobin, pananaw at damdamin. Kaya, naku, napakapuso talaga ng ating pag-uusapan ngayong hapon. Ano? At tayo po ngayon ay kikilalanin natin ang mga nagkamit ng matamis na tagumpay nung nagdaang linggo. At unang-una po dyan, binabati ko ang aking napakasipag na estudyante, si Joshua Pasyon, na nagpadala sa atin ng isang tula. Ayan, nakikita naman po ninyo, effort na effort po, nagtitimbangin lamang po ng dalawang kasarian. Ito ay ang lalaki at babae. Sabi niya, bakit ganon, bakit ganon? Anong wika sa kanila na meron ako? Hinaharap na nagtatanong sa pag-unlad ay nakatulong. Ayan, parang ito ay tungkol sa pagkakapantay-pantay ng dalawang kasarian. Ayan, congratulations sa iyo, Joshua Pasyon, dahil siya rin po ang napili ng Edtech Unit bilang Shooty of the Week nung nagdaang linggo. Ayan, hello din po kay Ma'am Dina Jimenez at syempre kay Jimmy De Vera Bornola. Ayan, magandang hapon sa iyo. Pero pa tayong iba pa mga nagkamit ng matamis na tagumpay mula sa ating, ayan, Certified Batang Filipino Viewer of the Week. Ito po ang mga nagpadala ng tula na aking iniwan nung nakdaang linggo. Ito naman ay galing kay Angelica May Beringel o Angel Frugal. Sila ay magkaklase ni Joshua Pasyon. Ito naman ay tungkol naman sa kahirapan. Ako, mukhang relate na relate yatang lahat na pag-usapan ang pagharap sa kahirapan sa panahon ng pandemya. Ito ang kaya naging paksang tula. At binabati ko rin si Mark Platon na talagang nag-effort siya na magpadala ng tula sa pamamagitan ng aking Facebook page. Kaya kung nanonood ka man, Mark Platon, binabati din kita ng isang matagmis na tagumpay at napakahusay ng ating mga nagpadala ng tula. Kaya maraming maraming salamat po sa mga kumasa sa aking hamon nung nakaraang linggo. At syempre, kilalanin din natin ang ating School of the Week nung nagdaang linggo. Yan po ay ang Lalio National High School. Yan, very consistent. Hello po kay Sir William Calabarzo ng kanilang school head. Congratulations po. At sa Ingud Ramona Integrated School. Ayan, congratulations po sa lahat ng mga eskwelahan na patuloy pa po na sumusuporta sa ating ETUlay program. Huwag po kayong bibitaw hanggang sa week 8 dahil po ay meron po tayong iba pang mga sorpresa nag-aantay. Kaya halina, tayo na po ay magtumako na tayo sa ating paksa na ating tatalakayin. Ito po ay pinamagatang Ibong Adarna, saknong 577 hanggang 831.
Ganyan po kahaba ang paglalakbay ng ating libong Adarna dahil po ito ay katumbas lamang ng 1,000 saknong. Kaya bibilisan lang natin ang gusto para mas lalo natin maintindihan ang ating mga pag-uusapang mga paksa dito sa ating corridor sa buong fourth quarter. At ang ating sanggunian para sa ating pag-aaralan ay nagmula po sa SDO Negros Oriental at SDO Pasig City. Maraming maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng ating material na ating gagamitin para sa ating pag-aaralan ngayong hapon. Ngayon, ito naman, ito. Kailangan nating balikan ang nagdaang aralin nung nakaraang linggo. Tayo ay tumako na sa pagbabalik ng 2 prinsipe na tahasang nagtaksil kay Don Juan. Yan ay sina Don Pedro at Don Diego na daladala nila ang nanghihinang ibon. Naku, nanghihina na yung ibon. Bakit kaya? Dahil sa ginawa nilang pagtataksil o lihim na pagtataksil ay hindi gaano nakakanta ang ibong Adarna. Hanggang sa kabilang banda ay nakabalik na agad si Don Juan sa kaharian ng Berbanya na may daladalang pag-asa na siya ay magtatagumpay sa kanyang pagbabalik. At dito na naisiwalat isa-isa ang mga lihim. Ayan, may mga lihim na malupet ng mga pagtataksil sa kanyang mga kapatid o mga dalawang kuya. At ito naman ang dito tayo tumigil sa paglalakbay nga sa loob ng may wagang balon na kung saan si Don Juan ay may nakilalang isang prinsesa. Naku, sino kaya itong prinsesa na to? Siya ay walang iba kundi si Doña Juana. Siya naman ang unang nagpatibok sa puso ni Don Juan. Pero bukod pa dito, ay mayroon pa siyang isa pang prinsesa na makikilala ngayong hapon na ito. Kaya, eto, meron akong inihandang gawain. Ayan, yung mga mahilig manood ng TV, ayan, kailangan niyo po siyang pagtagumpayan dahil po ay may kakaibang surpresa po na may bibigay si Tutor Jessica sa ating panimulang gawain. Ito ay pinamagatang pag-ibig na may pagsubok. Ano kaya ang challenge dito? Kung natatandaan ninyo ang mga pangalan ng mga pangunahing tauhan sa mga palabas at mga pinapanood natin mga teleserye, ay kikilalanin natin kung sino talaga yung mga tapat at totoong nagmamahalan pero babala, isang malaking babala. Pumili kayo ng tamang sagot sa inyong notebook, sa inyong mga papel o i-type nyo lamang sa comment section dahil pag kayo ay nagkamali sa pagpili, tsak ikaw ay lalong masasaktan sa pagpili. Sana all pinipili, no? Ayan, ito naman ang ating pagpipilian ngayong hapon. Ito, kailangan nang ay pares-pares lang po ito ng mga pangalan. Sila ay si Nacardo Dalisay, si Sergio, si Angelo Buenavista, at si Alden Richards. Ako, kasama pala si Alden Richards. Bakit kaya kasama si Alden Richards? Ayan ang mga iba pang mga tauhan. At ang kailangan nilang pagtambalin o pabigyan ng katipan. Ayan, yung mga malalalim na term ng mag-boyfriend-girlfriend. Ayan. And ay si Ina Makaspak, si Kapitan Natalia Mante, si Yaya Dab. Ayan, kilalang-kilala nyo na si Yaya Dab. At si Marimar. Ayan. Kilalang-kilala niyo na ba kung sino ang mga magsing-irog sa mga sumusunod na mga karakter sa palabas ng telebisyon? Dahil may kinalaman po dyan ang pagpili ni Don Juan sa kanyang mapapangasawa. Sana all talaga pinipili, no? Ayan. Pili lang po kayo. At kung may makukumpleto nyo ang pagpili ay meron isang sorpresa na mag-aantay sa inyo. Kaya bibigyan ko naman kayo ng 2 minuto upang kumpletuhin ang pagsubok na ito. Talagang napakadaming pagsubok si Tutor Jessica.
Ayan, nagbabati po muna tayo habang nag-aantay tayo ng mga sagot kay Maricel Borgoños, kay Kurt Rosel Domogma. Hello po sa inyo. And binabati ko din po ang Grade 7 Yellow ng Santo Niño National High School. Ayan, meron na ako nakitang sagot. Si Mark Platon, si Cardo at si Natalia. Ayan, sino pa kaya ang kasunod? Si Marimar at si Sergio Santibanez. Ayan, sino kaya ito si Sergio Santibanez? Baka magkamag-anak sina ni Senyora Santibanez. Sino ka kaya ang magkakapares dyan? Pwede na po kayong pumili. At kung pwede rin mag-comment ang mga teacher, ano, dahil po yung nakikita kong mga sagot dyan ay mukhang pamilya na sa inyo. Ayan, si Alden at Divina o si Yaya Dab. Ayan, sigurado na ba kayo sa pagpili nyo? Kailangan kumpletuhin nyo yung pagpili. Ayan, si Dina Jimenez. Ayan, kinumpleto na niya. Pero may isang kulang. Puro mga pangalan ng babae to. Ayan, meron na si Angelo Buenavis at si Ina Makaspak. Ayan, si Alden Richards at si Yaya Dab. Ayan, naku, kinumpleto talaga ni Joshua Passion ang mga sagot. Ayan, titingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Ayan, medyo pakikiligin natin ang ating mga learners. Dahil ito nga ay may kinalaman din sa ating pag-uusapan ngayong hapon tungkol nga sa pag-ibig. Kaya tayo ay magtatambal-tambal. Sino kaya ang tamang pares? Ayan, mga tamang pares po. Ayan, malalaman po natin sa ating pagkakapares na mga magkakatipan o magkasing irog. Ang una dyan ay si Hardo at Leah. Ayan, check na check. Meron na kayong 1 point. Si Ina at Angelo. Ayan, very good talaga si Ma'am Dina. Ayan, kinumpleto na ni Ma'am Dina. Sumunod ay si Marimar at Sergio Santibanez. Naku, napakahusay talaga ninyo. Ang galing yung ayan, pati si Brian Arcega, tamang kanyang sagot. At syempre, si Alden at si Yaya Dab. Masasabi lang ni Tutor Jessica ay sana all merong jowa. Ayan, may jowa dyan. Hello po sa inyo. At yung mga single pa hanggang sa ngayon o yung mga wala pa o may mga nag-aantay na mga iibigin. Ayan, kailangan yung panoorin ito dahil po may kinalaman po ito sa pagpapakita ng damdamin ng bawat tauhan. Ayan, very good. Yan mga naka-perfect. Tingnan natin kung sino ba ang mga naka-perfect ng mga estudyante at kahit mga teacher. Paki-heart naman. Mag-heart reaction naman kayo dyan sa inyong comment section. Kung kayo ba ay nakatama sa mga magsing irog na talagang tunay at tapat na nagmamahalan mula humpisa hanggang wakas. Sana all, di ba? Ayan, may mga nag-heart na. Ayan, si Kyla May, nag-heart din. Watching from Santo Niño National High School, grade 7, pink. Ayan, China oil daw, sabi ni Ma'am Dina. Ayan, mga single dyan, relax lang kayo. Okay lang yan, kahit na wala pa kayong mga katipan o mag-irog, basta panoorin yung mabuti. Ano nga ba ang ipapayo ng ating ibong Adarna kay Don Juan. Ayan, marami na akong nakikita ang mga nag-heart. Ayan, pati si Lorraine Gatche ay nanonood sa atin mula po sa mataas na para ng nasyonal ng Niliw sa Laguna. Hello po sa inyo. Ayan, marami ng mga nag-heart. Ayan, nagdagalaman po natin dahil nga may kinalaman ang gawain natin sa pagsulat ng mga nararamdaman o mga pumapasok na damdamin. Kaya nga may damdamin, kaya nga dinadamdam ang lahat ng mga hugot ng bawat sinusulat natin. Maaaring ito ay may masayang pakiramdam o malungkot man na pakiramdam, gaya nga ng nangyari kay Jollibee na niling lang siya dahil lang sa chicken towel, pinadama pa rin natin ang pangumahal natin kay Jollibee. Kaya hello sa inyo sa mga employado dyan ng Jollibee food. Ayan, hello po sa inyo. At sa katapusan nga ng ating babasahing kwento ay dito natin atahasan
na makikita kung talagang nagtagumpay. Talagang nagtagumpay ba ang naging may akda sa kanyang layunin na maipahayag ang kanyang salobin o damdamin sa pamamagitan nga ng kanyang sinusulat na nobela, teleserye man yan o mapasadulahan man yan. At syempre, aantayin natin kung ano nga ba yung mga sangkap na kailangan nating tignan. O ano nga ba yung mga emosyon o damdamin na pinapakita sa bawat tauhan sa isang palabas. Una po dyan ay ang pagsasaad ng aktwal na naranasan ng tauhan. Dahil nga, subaybayan natin si Don Juan, naranasan na din natin kung ano nga ba ang aktwal na kanyang karanasan at ang kanyang mga sinasambit na mga dialogo o pag-iisip. Yan, ibang kasi rin po pagka hindi natin nagamit yung mga dialogo na yan. Dahil dito po magmumula ang mga damdamin na ipinapahayag ng mga tauhan sa ating korido. Dahil ito rin ay ang pagsasaad ng ginagawa ng mga tauhan. Pwede ang kanyang pupuntahan lugar, pwede rin ang kanyang pahipaglaban. Diyan natin makikita yan. At ang paggamit ng mga tayutay o matatalinghagang pananalita. Yan ang importante na titignan natin na nagagamit ito sa pagbibigay ng rikit at indayog sa tula gaya rin ng isang prosa. Kumbaga, nananalangin tayo kung halimbawa na lang ay kailangan din may pakita din ang mga tayutay na ginagamit sa ating korido. At ang isa pa niyan ay ang lugar at tagpuan na nadalas na nangyayari, pwede rin ang panahon. Kung mainit man ang panahon, ay pwede rin po dyan ipahayag. At kailangan din na malinaw ang pagbabanghay. Mga mahalagang bagay o mga impormasyon lamang ang kailangan nating isalarawan. Gaya nga ng itsura, ng amoy, bigat, lasa, tunog at iba pa. Ayan mga katangian na dapat nating tingnan para sa isang palabas o dula na kung saan meron din tayong ipinapahayag ng mga sariling hugot. Ayan, nanonood din sa atin ang ating hugot queen sa Araling Panlipunan, si Tutor Alin. Hello po sa inyo. Baka ikaw na ang susunod na mapasahan ko ng corona. Ayan. At ito nga po, magdadako na po tayo sa ating katanungan ngayong hapon. Ang tanong, ano-anong mga damdamin ang ipinairal ng mga pangunahing tauhan sa korido? Sige nga, malalaman din natin to unti-unti sa mga eksena o mga pinakakabuoang buod. Kaya dyan lamang kayo ha, huwag kayong bibitiw hanggang sa katapusan ng ating kwentuhan. Ayan, nalungkot nga ba ang naging sinapit ni Don Juan sa kanyang pagkahulog sa balon? Doon tayo natigil nung nakaraang linggo. Tingnan natin ano nga ba ang kanyang natuklasan sa kanyang paglalakbay. So tumako na tayo sa 12th bahagi na si Prinsesa Leonora at ang Serpiente. Ayan, nakakapasok lang ni Sir Jollibee. Ayan, dito nga na ipakilala ni Doña Juana ang kanyang bunsong kapatid, si Doña Leonora. Hindi po sila si Maria Leonora Teresa dito, kundi sila ay ang mga prinsesa na naninirahan sa ilalim ng mahiwagang balon. Ayan, binabati ko din si Sir Jason from Abuyod National High School at syempre si Sir Anthony Ariola from Kawate National High School, SDO Bulacan. Tama yun. Dahil nga sa nangyaring pagdilingnang sa kanya ni Don Pedro ay kinailangan niyang manirahan muna sa kanyang kaharian ni Doña Juana si Don Juan. Kikita nyo naman sa larawan ng panamuti ng perlas at ruby ng kanyang mga kagamitan sa loob ng palasyo. Ngunit, eto na. Napol na naman ang Don Juan ninyo. Naku po, bakit kaya? Dahil nahulog na nga siya kay Doña Juana ay biglang nag-switch. Ayan, biglang nag-switch ang inyong Don Juan. Napunta siya kay Doña Leonora. Bakit kaya? Ang bilis-bilis mapol ni Don Juan kay Doña Leonora.
nakiusap siya at nagmamakaawa. Nako, parang yung nakikiusap siya na suyuin niya si Don Juan at kay Don Yor. Oh, dahil Donya Yonora siya napunta. Kumbaga, huwag kakantahin natin yung kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang aking mahal. Alam ko kaya mong paibigin siya sa akin, maaga mo siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Ganon. Baga, nagmamakaawa na siya na ligawan niya o suyuin niya si Don Juan. Ayan, tignan niyo naman. At agad naman inalam ni Doña Yonora o Prinsesa Yonora kung paano niya natagpuan si Don Juan dahil niya sa kanyang sinapit sa loob ng balon. Naku, napakasakit talaga naman, Paul. At tignan niyo naman, bumayag din si Don Juan o si Doña Yonora o Prinsesa Yonora bagamat siya ay natutuliro, kumbaga, nahihilo, nalilito ang yung Prinsesa Yonora. Kaya, hindi na siya nagpaligoy-ligoy, kumbaga, pasok na agad si Don Juan. At kaya nga may kaunting hugot na sabi niya, pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at kinhawa ng ating pag-ibig. Upang di magkalayo, kailanman. Ganon. Kumbaga, ay gabi, napaniwala niya agad si Doña Leonora. Kaya napapayag na din niya ang prinsesa na kanyang suyuin na nga niya. Sana all, diba? Ganyan manligaw. Kaya yung mga mabilisin dyan, aba, bilis-bilisan nyo na. Dahil gumagapang na pala sa loob ng palasyo ang isang napakalaking ahas o serpiente na merong 7 ulo. Ba't kaya favorite na favorite yung number 7? Itong si Don Juan. Na pagamat na ipaglaban siya sa serpienteng ito, ay talaga naman! Naku! Napapagod din si Don Juan. Parang kaunting away lang. Pag nabilis ka na napagod, eh syempre, kailangan muna magpahinga. Kaya dun pa lang sa pagpapahinga ni Don Juan, ay nabigyan siya ng lakas na nagmula sa kanyang iniirog na si Doña Leonora. Ganun talaga kabilis. Muling nanumbalik ang kanyang sigla at higit na naging matapang nang nabigyan ng isang lunas, yung hindi makakalimutang manalangin. Ayan ang kanyang lunas. Kaya 3 oras na itinagal. Kaya kumbaga, ang pag-workout lang ng isang tao, kailangan 1 oras. Pero dito, 3 oras. Hanggang sa mapagod na yung serpiente. Kaya doon na siya nakatsyempo na talunin na niya ang serpiente. At mabilis agad nakatakas sa labas ng balon. Sina Don Juan, Prinsesa Yonora at Doña Juana. Bagamat nakaakyat na sila sa labas ng balon, ay maigi na napakabilis talaga ni Don Pedro na magselos. Ganyan talaga ang kuya mong Pedro. Kaya ito ang naging resulta. Agad na nakaahon sa loob ng balon ang 2 prinsesa na bitbit ni Don Juan upang sila ay sumama. At ito muna, bibitinin muna kayo dito ng mga katanungan na kailangan ninyong sagutin. Sino ang iniwanan ng pangako, ayan ha, pangako ni Don Juan upang siya ay mahalin ng tapat at totoo. Ayan. Anong damdamin ni Doña Leonora matapos marinig ang kanyang binitiwang pangako? At paano tinalo ni Don Juan ang higanteng serpiente? At ano ang naging pakay ni Don Juan sa kanilang pagtakas? Doon muna tayo sa ika-una at ikalawa. Ano kayang nararamdaman ni Don Juan na ma-fall siya kay Doña Leonora? At ano kaya ang pakiramdam na ikaw ang napakahaba talaga ng hair ni Doña Leonora? Sabi ni Kurt, ayan, si Prinsesa Leonora ang kanyang pinangakuan ng kanyang wagas na pagmamahal ay Don Juan. Tama yun. Dahil ang laging pangako nga ni Don Juan ay gagawin niyang prinsesa o maging reyna. Ayan, nasa kanya na lahat, si Prinsesa Leonora. Ayan, tama din ang sagot ni Angela, ni Katlea, ni Lorraine,
si Sir Jason talagang sobrang haba ng buhok. Sana all, no? At yun nga, nabighadi nga siya sa kanyang kagandahan at mukhang nahulog na rin sa kanya si Donya Denora. Yan. Paano nga ba tinalo ni Don Juan ang higanting serpiente? Ayan. Nakangamba talaga si Donya Leonora dahil hindi pa niya talaga kilala ng husto si Don Juan hanggang sa naikwento na ni Prinsesa Juana ang kanyang pinagdaanan. Ganyan ang sabi ni Joshua. Napakagaling talaga ni Joshua. Ano kaya yung kanyang pakay na pagtakas upang sila ay mag-isang dibdib na nga. Ayan, na sumama sa kanyang kaharian at papangako niya na kukunin niya lahat, maging sino ka man, ganon. Ayan ang sabi ni ayan, si Sir Jason na in love si Doña Leonora kay Don Juan. At napakahaba talaga ng kanyang hair, sana all. Ayan, dumako naman tayo. Ayan, medyo maniwalang na dito sa bantang unang mga tanong dahil nga ang nararamdaman ng bawat tauhan dito ay may kaunting kagalakan, kasiyahan at pangangamba ng bahagya dahil nga sa susunod na mga eksenang inyong mapapanood o matutunghayan ay dito na nagkaroon ng panibagong pagdinindang. Naku po, ayan na naman ang panibagong pagdinindang talaga dahil nakadigtaan niya yung singsing na iniwan sa kanyang ina ni Prinsesa Leonora ay kailangan niyang ayan, balikan. Ako, sana all binabalikan, no? Yan, nanalangin si ayan, Prinsesa Leonora, Doña Juana, na makaligtas nga si Don Juan. Very good talaga si Joshua. Pagamat nakabalik na o nakababa na si Don Juan sa balon, ay pinigilan naman ito ni Prinsesa Leonora. Sabi ko, hindi! Mukhang iwan dito. Paano na ako dito? Mag-aantay na lang ako sa wala. Parang ganun na. Ouch! Ang sakit. Kumbaga, nangyari na ito na upang makagawa ulit ng panibagong plan talaga si Don Pedro na agawin niya. Naku po, mga aago talaga si Don Pedro. Pagka naiinggit talaga si Don Pedro kay Don Juan, gagawin niya talaga. Makakuha niya yung gusto niyang mangyari. At ganun na nga ang nangyari. Humaba muli si Don Juan at biglang pinutol ang tali o lubed. Ayan, pinutol na niya yung lubed na nag-uugnay sa balon at tagli ang nahulog sa balon si Don Juan. Ngunit nung napigilan naman ito ni Don Pedro, ay kailangan niya talagang damayan si Doña Leonora dahil nga ito talaga, nawala talaga ng sakit ng kanyang nararamdaman. Sabi niya, Prinsesa Leonora, baka ako naman ang pagbigyan. Pagka binibigyan niya ng laya, kailangan talaga si Moira pumapasok. At nakita kita. Diyan sa tagpuan din talaga yung mga hugot ni Moira. Kumbaga, pumapasok na yung kanyang pangako. Ito na naman yung pangako niya na bibigay niya yung lahat ng gusto niya. Yung gusto niya mangyari na maging reyna ng kaharian ng Verbania. Kaya dinala niya kaagad, agad-agad. Naku po, ito na nga ang nangyari pagdiling lang. Pinaalam ni Don Pedro na sila ay mag-iisang dibdib na kinabukasan. Naku po, parang ang daming mga napepeke. Kaya mag-iingat kayo sa mga peke relasyon. Kaya ito ang nangyari. Hiniling naman ni Prinsesa Leonora sa hari na itigil ang kasal! Itigil! Huwag muna ituloy. Stop! Parang ganon. Dahil nga, aantay niya si Don Juan. Dahil nga, ang maling akala niya na siya talaga ay magpapakasal kay Don Juan. Ngunit ang nangyari nga ay kailangan ipagpaliban muna ang kasal sa loob ng ilang taon kaya. Siyempre, alam niyo na yung lucky number. 7, ha? 7 taon. Pinigilan muna, ipagpaliban muna ang kasal sa loob ng 7 taon. Kaya 7 taon ka mang single. Ayan, ayos na ayos yan. Dahil kailangan talaga ay hintayin ang tamang panahon.
sila ay mag-isang dibdib at kailangan ay nandoon si Don Juan. Kaya, naku, magic number talaga ang 7. Naku po, masakit talaga pagka nakarinig tayo ng pag-aantay na yan. Kaya ito, may hinanda akong katanungan. Ano ang mga damdamin na ipinairal ni Doña Yunora sa panibagong panininang ni Don Pedro at Don Diego, at bakit niya ayaw niyang pakasalan si Don Pedro? Kumbaga, sa una ay ayaw niya talaga kay Don Pedro. Diba yan? Napakabihisin namin Don Pedro, ayoko muna. Ganun yung kanyang pakiramdam. At naging makatwiran ba ang paliwanag ni Doña Yunora na palinindigan niya yung pangako ni Don Juan sa ngala ng pag-ibig, kumbaga, hanggang sa dulo ng ating walang hanggan. Ganon. Kumbaga, paninindigan ba niya yung kanyang hugot? Nako, ang dami niya talagang hugot. Tingnan nga natin, ano nga bang yung palapalagay mga kuro-kuro sa kanyang ipinairalan ng dami. Kaya, kung mapapansin nyo sa unang bahagi pa lang ng ating dagdag kaalaman, ay titingnan natin kung ano nga ba naging damdamin ng bawat tauhan. Sabi ni Brian ay hinihintay niya si Don Juan at dahil nalulungkot siya at naiinis. Ayan, meron na inis dahil di naman talaga niya mahayong alam kung mali na. Pero di ko kaya bumitag kay nasasaktan. Ganon. Baga, ang sakit-sakit pag nasaktan na pinaasa-asa mo pa na panindigan niya yung pangako niya. Napakasakit talaga mga hugot na ito. Kaya medyo hugot na hugot po yung tutor. Ayan. Ayaw niya kasi magpakasal kay Don Pedro, sabi ni Joshua, na hindi niya itong mahal at wala siyang nararamdaman as it. Isang malaking takdag pananong. Ayan. Dahil nga, ang mahal nga ay si Don Juan. Kaya, naging makatwiran nga ang kanyang dahilan. Kaya, inantala muna ng kasal ng magic number 7. Kaya, kayo, grade 7, matutong mag-antay ng tamang panahon. Ayan. Unahin muna natin sarili natin, mahalin natin sarili natin, at syempre, kailangan din ay mapanindigan niya yung pangako na iniwanan sa kanya. Yung parang napanood ko yata to sa KMGS, yung nag-viral sa TikTok na mag-best friend sila, tapos eto na, nagkita na nga sila, talagang galing talaga ni Maring Jessica Soho talaga, sana all, no? Ayan, kaya eto, dadako na po tayo sa, eto na, dalawang huling bahagi na tayo ng ating korido. Ito ay muning pagtatagpo nila Don Juan at ng ibong Adarna. Bakit kaya nahulog sa balon si Don Juan? Nang siya ay malaglag at mabitawan niya yung hawak niyang tali na mag-uugnay sana sa balon at sa kabilang bundok. O kabilang mundo ay nako, nakulong pala siya. Mabilis na kuminos ang lobo. Ayan, yung may puting lobo talaga. Siya ang katuwang niya sa kanyang pagliligtas. Kaya agad na isinalo. Ayan, sana ko sinasalo si Don Juan ng kanyang alagang hayop na isa palang prinsesa. Yan ay natagpuan sa ilog Jordan. Bagamat may pantay ang ilog at nagawa pa niya kumuha ng lobo ng maiwagang tubig, ay nakabalik agad sa balon ang kaawa-awang lobo at ito nga, dadadala na niya si Don Juan pabalik. Nilapatan niya ng paunang lunas ang kaawa-awang si Don Juan at para na din siyang bata na hinehele sa duyan. Kumbaga, ganon. Baka si Angelox din daw ang puting lobo. Naku po, baka nga ganon. Mayroon talaga sikretong malupit itong lobong to. Nakabalik na agad si Don Juan sa palasyo upang kunin ang sing-sing at talaga naman nag-aantay siya sa loob ng 3 taon bago niya kunin ang sing-sing na ipinangako sa kanya ni Doña Yonora. Kumbaga, LDR kayo, kailangan mag-aantay kayo ng 3 taon. At may isang man pagkakamali na nagawa ay mahirap nang balikan ang salitang tiwala. Ouch, sakit talaga, no?
Ayan, ito na nga yung kasunod. Pagbalik o pabalik na sa kahariang Berbanya at nakakaramdam na ng pagod. Ayan, nakaramdam na talaga ng pagod si Don Juan. Nang biglang, eto na, lumapo na sa isang puno ang ibong Adarna. Kaya eto na, makinig kayo sa mga love advice ng ibon mong Adarna. Kaya eto ang naging nasambit ng ibon. Maghanap ka ng isang malayong-malayong kaharian na tinatawag na Reino de los Cristales. Yan ay tatalakay natin sa susunod na linggo. At dun niya makikita ang tatlong prinsesa. Kumbaga, pagpipilian pa niya si Aida, si Lorna o si Pe. Yan, yung mga batang 80s dyan. Alam niyo yung kantang yon. Ito ay sina Prinsesa Isabel. Meron din isang Juana at si Maria Blanca ni Haring Salermo. Yan, malalaman ninyo sa susunod na linggo kung bakit ganito. Ayan, ganito na lang ang naging payo ng ibon ay Don Juan. Kumbaga, papasok na yung tunog niya. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang humakatok sa puso ko? Anong paiiralin ko? Isipa o ang puso ko? Nalilito, lito, lito, lito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ko? Ganun. Ganyan ang naging tanong ngayon ni Don Juan. Dahil habang nag-aantay si Doña Yonora na makabalik si Don Juan, ito na ang kanyang pangangamba. Naku po, ang sakit. Napakasakit talaga mangamba. Dahil nga, matatakotin nga si Prinsesa Yonora. Kaya pumasok na tayo sa ating katanungan. Anong nararamdaman ni Don Juan sa kanyang mahabang paghihintay na makuha ang singsing ni Doña Yonora? At ano ang ipinayo ng ibong Adana sa pagpili na kanyang iibigin? At susundin kaya niya ang pinayo ng ibong Adarna? Nako, tingnan natin ano nga ba ang naging naging sagot. Nalilito tuloy ako. Ano ba yan? Na-confuse nga kung ibon pa talaga ako singer. Ayan. Ito ang mga naging kasagutan ng iba. Ayan, babati muna ako ay Stephanie Basi from Banquero Integrated School. Hello po sa inyo. Ayan, kay April Bawa from same school, kay Christine Evangelista. Ayan. Nandun na siya sa panibagong daigdig. Ayan. Grabe naman to si Sir Jason. Mamaya, pagka may pasunod pa, tingnan natin ang inyong mga sagot. Sabi ni Joshua, nakaramdam po ng pagod. Siyempre, lahat nga ng tao napapagod. Ikaw pa kayang ibon, napapagod din na mag-ikot. Ayan, ang nararamdaman ni Don Juan. Yung nag-aantay siya ng tatlong taon. Imagine mo, inantay mo ng 3 years, tapos mauuwi ng pala sa wala. Ouch! Ano kaya yung pinayo niya? Na hanapin yung kaharian ng Reino de los Cristales upang tingnan kung tapat talaga siya o handa na nga ba siyang maging pinuno ng kaharian ng Berbanya. Yun ang naging pakay ng ibon, kaya pinayo niya kay Don Juan na puntahan ang kaharian na yon at maglalakbay o maghahanap ng panibagong kaharian. Sabi ni Leslie, sabi ni Joshua, maglakbay sa isang napakalayong kaharian sa Dakong Silangan. Tama? Ayan, nasa Dakong Silangan. At pumunta daw siya sa kanyang Reino de los Cristales dahil yun ang nararapat. Bakit kaya yun ang nararapat na gawin ni Don Juan? Ayan. Kaya dito po tayo dadako sa ikalimang o sa ikalabing limang bahagi. Ayan, natuklasan na niya ang malayo, napakalayo talaga ng Reino de los Cristales hanggang nanumbalik ang kanyang lakas dahil nga nagugutom na siya, sugat na siya, ang sakit-sakit ng kanyang katawan. Na makasalubong nga ang isang matandang ermitanyo na pinigyan siya ng tinapay at pulupukyutan o honey.
Yan, sana all binibigyan ng pagkain. Dahil yun talaga ang nararapat niyang gawin na puntahan niya o hanapin na kaharian ng Reino de los Cristales ay sinudod niya ang pinayo ng ibong Adara sa kanya. Sinabi na lamang na matanda na puntahan ang ikapitong bundok. Ayan na naman tayo sa magic number. Number 7! At oo, nahihanapin ang isang ermitayo. Ayan na naman, may ermitayo na naman siyang kakausapin. At binigyan siya ng kapirasong baro upang yon ay ipakita sa ermitanyo. Kaya, medyo bibitinin mo muna kayo dito dahil nga, ito ang mga katanungan. Ano ang ibigay ng ermitanyo kay Don Juan upang manumbalik ang kanyang lakas? Paano ipinakita ni Don Juan ang kanyang damdamin sa kanya? Napakatagal na pagdurusa sa pagpunta niya sa Reino de los Cristales. At kung ikaw nga si Don Juan, masasabi mo ba na ikaw ay matatag sa kabila na kahirapan o mga paghihinagpis? Kaya talagang pagod is life. More pagod, more life. Pero walang sukuan. Tama yun. Sabi ni Lelea, tinapay at meron pang isang inumin na matamis-tamis. Yan yung mga endearment ng mga may asawa dyan na honey. Ayan. Tinapay at pulupokyutan o honeybee. Ayan. Tinapay na durog, gulubundukin at nangingitim. Ayan. Meron pang tinapay. Ayan. Nakikita nyo naman ang mga sagot ninyo. Nakakaramdam na siya ng gutom at pagod. Yan ang kanyang ipinairan na damdamin hanggang natuklasan din natin ang kanyang katatagad. Kaya yun ang pinairan niyang damdamin sa kanyang paglalakbay. Tama din ang sagot ni Loring Gatche, ni Angela, ni Katlea, ni Leziri, ni Angel. Naku, napakahusay talaga ng ating learners dahil dyan ay may iiwanan ako sa inyong evaluasyon. Kaya yung sino ang makaka-perfect score ng Magic 7, alam niyo na ang ibibigay ko na prize. Surprise! Antayin niyo lang! At ito po ang mga kailangan gawin ay pipiliin pa rin ninyo ang tamang letra o titik ng tamang sagot. Kaya tingnan natin ano nga ba ang, ayan, hindi talaga sumusuko si Jason. Sige, tingnan natin kung ma-perfect mo to. Ayan, kailangan yung ma-perfect. Unang tanong, anong hayop ang bumabantay sa kaharian ni Doña Leonora? Ito ba ay leon, tigre, serpiente, o dragon? Yan. Is it A, B, C, or D? Isulat nyo po sa inyong mga sagutang papel. Pwede rin yung i-screenshot o pwede rin ninyong ipadala sa akin kung kayo nga ay aktibo na nanonood ng ETUlay para po ay makapili din tayo ng Shooty of the Week. Ayan. Sabi ni Mark Platon, ni Leslie, ni Lelea, at ni Joshua, ayan, madami nang nagsasagot ng C, lalo na si Sir Jason, si Miss Jelly Pascua Bawa, ayan, si Stephanie, yan din ang kanyang sagot, kay Fortune Flower, hello Fortune Flower, ayan, tignan natin kung C nga ba ang sagot, syempre, letter C, magaling, ayan, tama din si Ma'am Yonife. Sino ang nais na pakasalan ni Don Pedro? Napakabilisin talaga sa lalong madaling panahon. Si Doña Juana ba? Si Doña Leonora? Si Doña Maria Blanca? O si Doña Isabel? A, B, C, or D? Ayan, tignan natin kung ma-perfect nyo ba ang ating challenge. Ayan. Meron nang nagsagot si Mark Platon ay letrang B. Yan din ang sagot ni Lelea, ni Katlea, ni Joshua. Ayan, ni Gwen Stefan, letter B. Ayan, tama din si Katlea. Ayan, si Doña Leonora nga ang tamang sagot. Napakahusay talaga at napakabilis pumindot. Lalo na si, ayan, meron din si Ma'am Maricel. Hello po Ma'am Maricel. Ayan, kay Jasmine Kate. Tama. Oh, napakagaling talaga. Sumunod. Ano ang nahulog sa ilalim ng balon dahilan upang makababa muli si Don Juan upang mabawi ito ni Doña Leonora? Ano kaya? Quintas, singseng, hikaw o perlas? Na natin sa pangatlong bilang na po tayo, mga online learners at mga televiewers, ayan.
Yan, letter B daw. Yan, tama din ang sagot ni Stephanie. B, sabi ni Mark Taton, ni Leslie, ni Joshua, letter B. Tingnan natin kung sing-sing nga ba. Ayan, tama, sing-sing. Napakahusay talaga ng ating mga learners. Yan nga ay nahulog na sing-sing galing sa kanyang inang Reyna. Yan. Anong nararamdaman ni Doña Leonora habang hinihintay na makabalik si Don Juan sa kaharian ng Berbanya? Ayan, nakita naman ang sagot. Ayan. Ito ba ay, ano nga ba yung nararamdaman niya? Pwede po kayong mag-comment. Ayan, ano kaya yung nararamdaman ni Prinsesa Leonora? Ayan, nagugutom man siya. Ayan, ito ay napaka-basic lang na sagot. Ano kaya yung nararamdaman niya habang hinihintay niya si Don Juan? Ayan, meron na akong nakikita na sagot na nangangamba. Ayan. Ayan, letter A daw. Ako, galing talamang hula ni Sir Jason. Bakit mo alam? Ayan, nalulungkot. Kasi nga, nalulungkot siya dahil ang tagal nga 7 years at kailangan silang ikasal ni Don Juan at saka ni Doña Leonora. Kaya, kailangan niya pangakuan, panindigan niya yung pangako. Ang sakit talagang mangako pag mahirap talagang tuparin. Kaya, tingnan natin yung ikalimang tanong. Saan kaharian napadpad si Don Juan? Ayan, Reina de los Santos, de los Cristales, Himalayas, o Encantadia. Ayan, tignan natin. Ang sagot sa ikalimang bilang, ayan. Tama din ang sagot ni Ma'am Yonipe, ni Katleya, very good. Ayan, napakahusay talaga. Tignan natin, ayan, sabi ni Leia, ni Ma'am Marcel, letter B, Reina de los Cristales, ayan, nabaliktad na tuloy. Reino de los Cristales po, ayan, medyo nalito lang ang tutor mong Jessica, ayan. Ayan. Pero, huwag po kayo mag-alala, yung mga materials na nakikita po ninyo ay ma-upload din yan sa DepEd Commons. Doon nyo po makikita ng buo at detalyado ang mga pag-aaralan natin. Ngayon, sino ang dapat piliin ni Don Juan sa kanyang o na kanyang pakasalan? Tingnan natin ang mga pangalan. Leonora, Juana, Isabel, o Maria Blanca. Hello po kay Giancarlo Tagibao from Banquero Integrated School. Reina Mercedes, Isabela. Ayan, hello po sa inyo. Ayan, tama din ang sagot ni... Wala pa nakikita sagot. Ayan, ni Lea B. Ayan, letter A, letter B, letter A. Ayan, nalilito na sila. Sino ba dapat pakasalan? Yan ay pinayo ng Ibong Adan na po, ano? Ayan, tingnan natin kung may makaka-perfect dito sa pagsubok na ito. Ayan, ang tamang sagot dito ay si... Maria Blanca. Ayan, siya dapat ang pakasalan ni Don Juan. Yan ang ipinayo ng Ibong Adan na sa kanya. Tama ang sagot ni Ma'am Maricel. Very good! Ako, may isa nang mali. Ako, kawawa naman yung mga nagkamali. Kaya masakit talaga pag nagkamali. At ito na nga, anong hayop ang siyang nagligtas kay Don Juan sa paglabas niya sa may wagang balon? Ito na yung panghuli. Ito ay kaibigang Nunu ba? Ang kaibigang Aswang, kaibigang Tiktik, o kaibigang Lobo. Na natin. Ayan. Pero may price pa rin yung iba. Yung mga hindi naka-perfect. Natayin nyo lang. Ayan. Tingnan natin. Sabi ni Lelea, Lobo. Letter D. Ay, Sir Jason. Oh, wag kang malungkot. Kaya nga, bida ang saya. Kaya nang masaya tayo, di ba? Kahit minararamdaman ng tutor mong Jessica, kaya nang masaya. Tignan natin kung lobo nga ba. Ayan, tamang sagot ninyo, kaibigang lobo. Very good. Ayan, si Lorraine Gatche, nakumpleto na niya ang tamang sagot. Napakahusay niyo talaga dahil dyan. Ayan, mag-comment kayo ng salitang yehey! Yehey, yehey! At kayo ay naka-perfect! Ayan, okay lang yan. Kahit di kayo naka-perfect, meron kayong mga... Ayan, naantayin niya si Angel Oxine. Antayin mo, baka biglang maging lobo ang tutor Jessica nyo. Ayan, antayin nyo lang ang premyo. Ayan, ito naman yung ating ika-apat. Ayan, ha?
na tapos na tayo sa una, ikalawa, tikatlong pagsubok. Ngayon naman ay makukumpleto nyo kaya ang ikaapat na pagsubok. Ito ang iiwanan ko sa inyong pagsubok. Kailangan iyahad ninyo ang mga damdamin tungkol sa nabasang may akda gaya nga ng ibong Adarna sa kasalukuyan na nararamdaman nyo. Kaya nga ito ay tinatawag na karanasan mo, pusuan mo. Ayan, tignan nyo ang mga hugot na kailangan ninyong isulat sa loob ng puso. Ayan. Ito, ayon ba sa nabasang akda at sa kasalukoy ninyong nararamdaman dahil sa susunod na linggo ay hindi lang puso ang makukuha ninyo, kundi mapipili pa kayo bilang cutie of the week. Ayan, kailangan pusuan nyo yan. At saan nga ba ninyo ipapadala? Siyempre, huwag kakalimutan ng hashtag ETUlay, hashtag Filipino 7, at hashtag Ibong Adarna Series, at yan po ang makukuha ninyong badge. Ayan, may mga badge na maukulay at mga balahibong pluma. Ayan, huwag ka mag-alala. Meron din kayong sorpresa sa week 8. Kaya, saan nga ba ninyo ipapadala? Siyempre, dito sa aking Facebook page, Ma'am Jessica Borbea and your tutor, Je. Ayan, i-follow nyo na po ang aking social media accounts. At syempre, sumali na po kayo sa ating group page na DepEd ETUlay na malapit na po magkaroon ng 1,000 members. Ayan, so dito po tayo magwawakas pansamantala dahil ang susunod nga po ng ating pag-uusapan ay napakadami na po ito. 832 hanggang na isang libot, isang tuwa, ayan, 1,333, ayan, ito na nga ang naging kasunod dahil dalawang linggo na lang ay pag-aaralan na po natin ang kabuuan ng Ibong Adarna dahil sa week 8 meron tayong sorpresa. Antayin nyo ang sorpresa. Muli po, nagpapasalamat po yung tutor Jessica sa DepEd Edtech Unit sa pagkilala po sa akin bilang tutor of the week nung nakaraang linggo. At yan po ang aking schedule, 1:40 to 2:20 ng hapon tuwing Miyerkules. Kaya samahan nyo muli ako sa susunod na linggo. At tayo po ay dadako din tayo sa huning dalawang linggo na lang pala ng ating pagsasamahan. Kaya po sa mga may katanungan, suwestiyon at komento, mag-email lamang po sa edtech@depped.gov.ph at susunod na po si Tutor Ronel sa Filipino 8. Muli po ako po ang inyong tutor sa oras na ito. Tutor Jessica Borromeo po, ang guro na may puso at guro na may hugot na magdadala ng ngiti at karunungan sa loob ng ating tahanan. Dahil po sa ETUlay, kami po ang magtutulay sa inyo saan mang sulok ng Pilipinas para po sa bata, para sa bayan at para sa guro. Sulong, edukalidad, magandang hapon po and stay safe everyone! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!